yung papa natin na mag-i-check. Magandang hapon. Nagre-refill kami ng tubig. Kakaligo ko. Araw na ito, sobrang init. Niligo kami ni Johan. Kasi may nilalaban ako dyan, guys. Oh. Yung mga nabasa na damit doon sa banyo ba? Damit ko lang naman yan lahat. Mga binasa akong damit. Update ko pala kayo, guys. Yung patungkol sa papa ko. Yung to the echo niya. 43% yung function ng heart niya is hindi normal. Tapos yung the rest, yun na yung normal na function ng heart niya. At dinagdagan siya ng dalawang gamot para dyan. So, ayun ano. Sa papa ko naman, di naman siya nagsasabi kasi kung ano yung naramdaman niya, yun lang yung winu-worry dahil tinatago niya ba. Huli na mag-okay-okay si papa ay papa. Kaya siya siguro mahina nga talaga gawangan ng heart niya. Gusto niya lagi yung nakahiga siya. At ngayon naiintindihan na namin talaga. Accept naman namin talaga yung heart enlargement niya, no? Pero nagtaka yung doktor niya, yung cardio. Yung ECG niya is wala naman siya may nakita doon. Abnormalities ba? So, nung sa 2D echo na, tiningnan na, baka ano, kinabahan si papa or ano ba, kaya nga sabi ko nga sa kanya, huwag siyang magpa-nervyos. Tapos yung BP niya kanina medyo mataas, 180. Tanong nga siya ng bunso namin kung kinakabahan ka ba pa or hindi. Eh, alam ko at alam ng bunso namin na kinakabahan siya siguro talaga. Kaya medyo mataas talaga yung BP niya, no, kanina. And yung kanyang heartbeat, irregular. So doon din yung doktor na nagtaka, bakit irregular yung heartbeat mo ngayon? Samantala nung una sa ECG, normal naman. Binigyan siya ng dalawang gamot. Kung mag-worry man kami, ano, wala man na itutulong yung worries natin minsan sa atin. Kaya kailangan kilos na lang ba? Instead na mag-worry tayo. Tao nga lang tayo ano, na nag-worry, pero as much as possible, nare-realize namin kaming tatlo na magkapatid na babae na yung bunso na rin mismo namin. Nagsasabi, pag mag-worry tayo na mag-worry, kahit na siya yung sobrang worry talaga. Kanina talagang habang nasa loob yung papa namin, nakatayo siya doon, tinitingnan niya yung papa namin, nasa tabi siya. Siya yung nininervyos ba? Pero hindi niya pinapakita sa papa na siya yung nininervyos kung baka ano yung magiging resulta. Alam niyo yun, yung pinag-pray lang namin na wala lang may masabi na ooperahan, ganito, ganyan. Kasi hindi namin kakayanin yan, guys. Alam niyo yun, guys, hindi namin kakayanin yung gano'ng magsabi ang cardio na kailangan operahan ang papa, mga ganito ganyan. Yan ang kinakatakutan namin na sasabihin, di ba guys? So, ayun kanina ang sinabi, sabi nga ng bunso namin kanina, parang matutumba ako dito. Sobrang lungkot niya nung sinabihan siya na mahina yung heart ng papa namin. So, kami naman ang ate niya, huwag agad ba maging malungkot, huwag agad. Although malungkot din kami, syempre, kaysa no. Pero, yun nga, kailangan namin maging mata. So, ayun. So, nagpapahingay nga ang papa ko. Medyo okay siya. Sarap ng hangin dito, guys, oh. Yan. Ma-overcome din natin lahat ng mga worries natin, ano. Basta tiwala lang kay Papa God. Ako, talagang nilalabanan ko anuman ang mga pagsubok. Kaya yan, guys, hindi tayo pababayaan. Wala pa dito si Deepak. Pauwi na rin siya. May work yun mamaya. And si Yuhan sa loob. Mag-i-snacks na rin kami mamaya-maya. Kita nyo, hindi na naman ako nakapunta doon kay sa kanila ni Indira kasi grabe yung init. Kaya naligo na lang kami ni Yuhan. And uso pa ngayon dito ang mga biki-biki ng mga bata. Uso dito guys kasi yung anak ng kaibigan ko nagkaroon. Hawa-hawa pa lang. Alam ko lang nilalagyan nung tina. Sinabi ko sa kaibigan ko, wala man yan dito guys sa Nepal, mga ganyan-ganyan. Kahit napakadaming powder-powder nila dito, wala yan dito ganyan. Guys, dito na naman ako. Tutupi ako ng mga damit. Tahan kong tupiin. Ito yung mga nilabahan ko. Si Juan na lang pinagdala ko dito. Sabi ko, anak, dalhin mo yung mga tupiin mo dito. Tapon mo dito. Di ba na ako nakaramdam ng antok guys? Ipon. Ano pwede si Wap?
water in the rooftop, anak. Ano yung bird na nakot? Are there in the stairs? Kasi yung mga ibon, guys, andyan sila, oh. So, sabi ko, oh, check din sa itaas kung may water, anak. Maybe they are thirsty, anak. You put na there, anak, in the, ano, in the bowl, upstairs. Sige na, Johan. Anak, you want to drink? Oh, go na. Check na upstairs. You put there. There is water. They will not drink in the bucket. Papa Estelle. Meron lang akong gustong tanungin ano sa mga experts dyan, sa mga lisensyado na pwede nyong ma-advise sa akin na kung ano bang mas maganda. Kasi yung ate ko nagtatanong din sa akin, ano, at nagtatanong din siya kami lang tatlo na kung ano ba ang maganda na para tumibay yung heart ng papa namin. Kasi nga, bukod sa may heart enlargement siya, ano, yung 43% abnormalities yung sa heart niya talaga. So, alam namin, no, na ganyan na talaga yung heart ng papa ko. Pero, kung mayroon bang magiging option, ano kaya yun? So, please, sa mga lisensyado dyan, mga experts sa puso, mag-comment po kayo sa aking comment section. Baka magkaroon kami kahit papaano, through your comments, magkaroon kami ng ideas patungkol sa papa ko at kung ano pang pwede naming maitanong sa cardiologist niya, no? Kasi yun talaga yung parang pinaka-question namin ngayon na katulad nga ng sabi ng ate ko, at paano ba patibayin yung puso niya. So, ayun, although may gamot siya na binigay, pero yun din ang tinatanong ng ate ko. So again, sa mga may alam, lisensyado at experts, sana makapag-comment kayo dahil napakalaking tulong po yun. At ipot na? They will come there. Yan na si Yuan. Thank you, Yuan! Naglagay na si Yuan. Ha? Ay, hindi na yan. They will not drink in the bottle. Nag-usap nga kami ng kuya ni Deepak, ano, kagabi, dahil nga yung, ano ni Bua, guys, yung kanyang certification niya ready na. Antay na lang si Bua ng tawag para sa kanyang interview date. Pero sabi ng brother-in-law ko, it will take pa mga 3 to 4 months. So tamang-tama lang yon na nandito na sila. And sabi ko nga sa brother-in-law ko na masaya ako para kay Ama at kay Bua dahil doon sila magpapacheck up kasi si Bua naka-ready na yung i-check sa kanya, guys, dahil binook na siya ng bunsong kapatid ni Deepak na para pagdating niya doon at i-check siya agad na kung ano ang dapat i-check kasi yung insurance ni Bua active yun. Active. Yun ang sabi sa akin ng aking brother-in-law. Tama ba, insurance ni Bua ang active? I-check ko muna, guys, nakakamali na naman yung nasabi ko dito sa sinabi niya. Basta may sinabi siya. Ah, tama. Ang health insurance niya nga active. So, kaya pagdating niya, i-check yung sa eyes niya at sa lahat, guys, sa kanyang kalusugan. Nagutom na yung aking anak. Anak, what do you want to eat? Eh, ano pa ba ang kakainin ng bata? Kaya minsan ako, hindi na ako kumakain, guys, ano? What do you want to eat? Momo. No more step. I will call kuya. Tawag muna ako, guys, no? Kasi dinideliver lang yun ni kuya dito. Hello, guys. So, ayan. Nakabalik ko lang. At ito ang nabili ko. Gatas. Dahil gagawa ako, guys, na ano, no? Ng ice candy na Milo. At gagawa ako ng ice candy ng mango. Dahil si Johan ay talagang nagsabi siya sa akin. Lagi ka na lang, mama. Nagsasabi. Tapos hindi ka gumagawa. Hindi ako rin ito ng... Bumili ako ganitong klase, parang gummies. Ayan siya. Ilalagay ko ito sa ice candy para si Yuan, pag kumain siya, magugulat siya. Nilaman yung ice candy. Ayan, iba't ibang flavor, oh. Medyo malaki siya. Pero kasya naman ito sa butas ng ice candy. Pero, I think hatiin ko lang siya, guys, kasi medyo malaki siya. So, pinapakuluan ko muna yan, mga 10 minutes. And dito si Indira. Sandali muna, guys, ha? Palikan ko kayo mamaya-maya dahil mobile itong gatas. So, ayan na, guys. Pinapakuluan ko ng aking gatas. Then, ilalagay ko yung Milo. Hindi na ako maglalagay ng asukal. Basta ko na lang imimix yan sila. Then, hindi na ako mag-add ng water. Nahatsing ako, guys. Sorry.
Pag ito, mamaya makain niya, at least may surprise siyang makukuha, di ba guys? So, ayan. Kasi masyadong malaki ito eh. Ay, hindi agad manawa ba? O, ayan. Iba-ibahin ko yung flavor. Iati-atiin ko ito. Saan dito? Sindira, no? So, ilagay ko na yung Milo. Okay na to guys. Basta napakuluan. Kasi baka pag matagal, konti yung aking, ano, gatas. 2 liter ito guys. 240. Kasi 120 yung isang litro. Sandali guys ha. Lagay ko yung Milo ko. Ayan o. Oh, medyo malabnaw pa siya. Kasi ay ilang ano lang naman ilagay ko na Milo. Para maluto ba yung Milo guys. Matamis na itong gatas guys. So, hindi ko nalalagyan siya ng ano no. Ng asukal. Means maraming ano guys, maraming gatas ito. Kaya yung Milo parang hindi kita oh. So ito guys, gagawin ko muna yung mango habang pinapalamig natin yung Milo. Ayan, na-excite tuloy ako guys. Lagyan ko nito oh, gamis. Ah, ano ba yan? Okay na yan. Hindi ba guys, naraman siya. Tapos, mamaya, yung isa naman. Try lang ko lang ngayon. Yung next, yung avocado, guys, ang gusto ko. Making na, sabi ko, masaya ako nakagawa na ako. Sayang. Yan na yung ice candy natin. So guys, ito naman yung Milo ang gagawin ko. Mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, baka naman may time kayo o wish nyo lang din mag-subscribe. Huwag na huwag nyo pong kalimutan. Pindutin lang yung pulang bell para notify po kayo pag may bago po tayong ina-upload. So again guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat po muli. Guys, sa mga gusto lang po na mag-follow sa aking FB page, Filipina Enipal. So I hope guys, ma-follow nyo ako. Please do support my page. Maraming salamat po. God bless.